Western Union and Globe OFW Family Pack. Kinabukasan mo ay sana'y magtagumpay handog sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin sa aking panala, kayo'y aking kapili. Sa aking padala, kayo'y aking kapili. Salamat, Western Union. Si tatay? Pauwi na yun. Nay, gabi na eh. Eh, baka may inaasikaso pa. Ano po bang trabaho ni tatay? Tinanong po kasi ako ng teacher ko kanina. Tapos, wala po akong naisagot. Alam ko ang sagot dyan, Ate Christine. Ano? Talaga, Roseline, alam mo? Sige, anong trabaho ng tatay? Ang trabaho ni tatay ang maglasing. Yun naman talaga ang totoo, Ate Christine. Yun naman talaga ang sinabi ng mga kalaro ko. Hindi ba sinabi ko sa inyo na ang trabaho ng tatay niyo ay karpintero? Katatapos lang ng ginawa niyang bahay. So ngayon, naghahanap naman siya ng gagawin niya. Nay, yung karpintero po ba gumagawa ng bahay? Eh bakit po sira yung bahay natin? Kaya sira-sira yung bahay natin. Kasi magmahal magpagawa ng bahay. Ay nako, matulog na nga kayo. Tulog na. Ay, Nay! Magbabayad na nga po pala ako nung para dun sa project namin bukas. Sabi po kasi ng teacher namin, bukas na daw po yung huling bayaran eh. O sasabihin ko sa tatay niyo. Nay, ako na lang po kasi yung hindi nakakabayad eh. O kakausapin ko na lang si Mrs. Mordeno. Kasi nagpapagawa naman siya ng terno sa akin eh. Padadagdagan ko na lang yung down payment niya sa akin. Matulog na kayo. Salamat, Nay. Good night, Nay. Good night. Diyan ka na pala. Wala bang almusal? Pasensya ka na kasi binaon ng mga anak mo yung natirang almusal eh. Akala ko pati... Nangasar ka ba? Ha? Alam mo, uuwi ako, hindi ba? Uy, bakit walang pagkain? Maghahanap ako. Baka may sardinas. Kapakainin mo ako ng sardinas, ha? Lumabas ka, maghanap ka ng matinong pagkain. Dumiskarte ka, mangutang ka. Nahiya kasi ako eh. Sa akin, di ka nahiya? Ha? Ito, gusto mo? Ha? Maghanap na ako. Ang bahay to. Nagluto ako ng ginataan pang merienda, oh. Salamat, Juliet. Sandali, ah. Oh, bakit dyan mo nilalagay yan? Eh, kasi nandyan si Yoyong, oh. Naiintindihan ko. Salamat, ah. O ano? May ibinigay na ba sa iyo ang magaling mong asawa? Wala pa eh.
So, wala pala akong masisingil doon sa pinahiram ko sa'yo noong isang linggo. Pasensya na, Juliet, ha? Oo, naiintindihan ko. Okay lang. Itsura mong yan, no? Tingnan mo. Ay, naku. Hindi ko pa naman kailangan ng pera, eh. Naitanong ko lang. Kasi baka may danang himala o biyaya ang magaling mong asawa. Buti ka talagang kaibigan. Oo naman, ano? Sko, tayo lang magkasundo at saka magkasangga dito. Ay, naku, kung di dahil sa iyo, hindi ako magtitiis dito. Nakiusap nga lang yung asawa kong dumito sa bahay nila, eh. Kung ako lang, ayoko talaga dito, eh. Eh, kailan ba uuwi yung asawa mo? Ay, naku, mga 6 na buwan pa siya doon. Nagawa na kayo ng baby? Alam mo, masarap magkaroon ng anak. Alam ko. Eh, may problema ang matris ko, eh. Pasensya na, Juliet, ha? Hindi ko alam, eh. So ngayon, alam mo na, ha? Alam mo na, todo ng pagiging magkaibigan natin ito, ha? Dali. Ba't namumutla ka? Kumain ka ba? Yoyong! Yoyong! Kain na! Yung suka, oh. Ulam. Tuyo. Oh. Ayoko ng tuyo. Dahil masarap ang tuyo, damihan mo lang ang subo ng kanin kapag maalat. Elda, pagbukas mo ang corned beef. Tay, wala naman po tayong corned beef, eh. Ikaw ba kinakausap ko? Sabat ka na sabat na, ano yung pinagsasabihan ko? Christina, bumili ka ng corned beef. Hindi. Sa labas na lang kakain. Sandali lang, Yoyong. Yan na lang natitira kong pera, eh. Walang ibabaon yung mga anak mo bukas. O, problema ba yun? Hindi, huwag mong papasukin. Delda! Mga abala ko. Magandang hapon po. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Eh, ito kasing uniforme ng apo ko. Nabutas. Patatahir ko sana. Ay, sige po. Madali lang po yan. Sige po, iwan nyo na po muna, tapos balikan nyo na lang po. Pwede bang mangga na lang ang ibayad ko? Kasi sa isang buwan, mamumunga yung mga mangga ko, eh. Patitikim ko sa'yo. Matamis yun. Magandang araw, Nelda. Ay, magandang araw din. Uy, naku. Magpapatay sana ako. Ay, sige po. Oo, kasi may nakuha ang award ng anak ko. Eh, gusto ko sana patayin ng bagong damit. Eto, oh. Naku, gustong-gusto niya ang kulay niya, tsaka tabas. Ay, madali lang po to, kaso mukhang mamamahalin po yung mga materyales. Ay, naku, ako nang bahala dun sa materyales. Kaya lang yung pambayad sa tahi. Pwede, isusunod ko na lang, ha? Kasi ano eh, delayed kasi yung sweldo ng asawa ko. Pero meron ako dito, kaya lang pambili ko kasi ng iload. Alam mo naman, doon lang ako kumukuha ng pang-araw-araw, di ba? Ako rin ang aabala sa kanya. Bibigyan ko siya ng mangga, eh. Ah, ganun ba?
Ay nako, ang dami kong kamote. Nelda, baka gusto mong maglaga ng kamote. Bibigyan kita ng kalahating sako. Tumawag yung asawa ko kanina. O, anong balita? Nangangailangan daw sa agency nila ng mananahe. Narinig mo ba yung sinasabi ko? Oo. Bakit parang wala kang reaksyon? E ano naman ang gusto mo reaksyon ko? Ganito ah. Tignan mo kung anong gusto kong maging reaksyon mo. Talaga, Juliet? Naku, gusto kong mag-apply dyan. Tulungan mo ako ha? Ganon. Bakit? Ayaw mo bang magbakasakali sa ibang bansa? Siyempre, nakakapag-isip-isip din. Iyon naman pala eh. Bakit parang hindi ka interesado? Bahala lang yan eh. Gastos pa. Wala pong gastos. Salary deduction ito. Tapos magpapasa ka lang ng mga requirements. Naku, kaya-kaya mo naman yung mga... Ano yun? Yung skills test na yun, ganon. Tapos, gawin mong reference yung asawa ko. E paano yung mga anak ko? Ano ginagawa ng asawa mo? Saka mo nalang isipin yan, ha? Wala namang mawawala sa'yo pag sumubok ka. Bakit ganyan ang mga itsura niyo? Nakipag-away po itong si Roseline eh. Bakit ganyan din ang itsura mo? Siyempre po, kinampihan ko siya. Sino naman po yung nanguna eh? Di ba sinabi ko sa inyo na huwag kayo makipag-away? Tinutokso po nila si Roseline. Inaasar nila po kami na puro pinaglumaan daw po ang mga damit namin. Sabi pa nga po nila eh, yung mga baon daw po ni Roseline, hindi daw masarap. Bakit kayo nagagalit? Totoo naman yung sinasabi nila eh. Ma, Nay, sorry po ha. Promise po, hindi na po kami mga away ulit. Roseline, kahit na pinaglumaan yung damit mo, maayos pa naman yan eh. Opo, Nay. Diba? At ikaw naman, Christine, kahit na hindi masarap yung baon nyo, hindi naman kayo nalilipasan ng gutom, diba? Alam ko po. O, mabihis na kayo. Kakain na tayo. Sige po. Dito para magbigay ng patuka sa mga manok. Wow! Ang laki na ng alaga niya, Nay, ah! Di ba yun yung binigay ni Aling Sepa? Ang bilis lumaki, no? Ang sarap i-fried chicken! Pag mataas sa mga grado ninyo, magkakatay tayo ng isa. Talaga, Nay? Oo. Bakit? Nag-aaral ka ba na mabuti? Siyempre naman po. Yun ang bilin niya, di ba? Nay, pwede po yung mga gulay yung pang iulam natin? Oo naman, no. Kaso sa isang linggo pa yon. At kailan ka naman nahilig sa gulay? Sawa na po kasi ako sa tuyo, eh. O, isarado nyo na yan. Tulungan nyo ako dito. Wait. Yoyo, ano ginagawa mo?
Swerte nung kumpare ko eh. Paregalo. Pero... kung makilam yan, pasok sa'yo manok na to! Nabanggit sa akin ang mga bata ang tungkol sa mga manok. Mangangatawa naman talaga ang pagtitiis. Nilda, hindi na uso ang martir. At kung magpapakamartir ka man, iisa lang ang babagsakan mo. Binabaril ang martir. Ay, bakit ka umiiyak? Hindi pag-iyak ang sagot sa problema mo. Oh, ito. Application form. Gusto na sabi ko sa'yo yung trabaho sa ibang bansa. Tutulungan kita. Nakilala ko si Yoyo. Akala ko magiging sagot na siya sa kahirapan ko. Nung napadpad siya sa probinsya, marami nagkakagusto sa kanya. Kasi taga Maynila. Mukhang mabait. Tapos, may ginawa silang mansyon doon sa may amin. Nung niligawan niya ako, sabi ng mga kaibigan ko, huwag ko na daw siyang pakawalan. Eh ano ba naman ang magagawa ng isang babaeng taga-probinsya, di ba? Siyempre, malaking kaluwagan na rin yun sa pamilya ko kung mawala ako, di ba? Pero magsisiman ako, siyempre may dalawa na rin akong anak na iniisip. Pangingibang bansa ang magbibigay ng magandang buhay sa'yo at sa mga anak mo. Paano kung magkamali ako? Pag-isipan mo, Nelda, para sa mga anak mo. Ay nako, pang 17 beses na. Pasensya na, malilimutin kasi ako. Salamat. Hmm. Nandito ka ba para sa application form ko? Sana. Ah, okay. Natapos ko na. Gusto mong makita? Oo, oh, sige, sige. Okay, sandali ah. Okay ah. Sarap ah. Hey, what? Tama ba? Mm-mm. Okay na to, ayos na to. Yoyong, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Isang linggo na lang, di pa ako nakadiskarte. Pagkasayan mo na lang muna yung kinikita mo sa pananay. Eh, hindi naman yun yung ano eh, yung sasabihin ko. Bakit mo ko diretso yun? Kasi mag-a-apply ako sa abroad. Eh, tutulungan ako ni Julia tsaka nung asawa niya. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo. Iinsulto ka ba? Ha? Tignan mo, asawa mo ako. Eh, pinapaalam mo lang sa akin yung desisyon mo. Hindi ka naman nagpapaalam eh! Aray ko, yung nasasaktan ako. Alam mo, babae ka. Ang babae dito lang sa bahay. Hindi nagkahanap buhay! Eh,
bakit mo ako pinapayagan tumanggap ng mga tahiin? Ay, naman yun eh. Yung pananayin mo dito lang sa bahay. Eh, mananahiri naman ako sa ibang bansa eh. Ah, namimiloso po ko. Ah, gusto mong tamaan ka sa akin? Naibasa ko na yung aplikasyon ko eh. Ano problema? Sinabi kong hindi ka alis, hindi ka alis! Ay, kasi... Ano? Sige, sumagot ka pa! Sumagot ka pa! Bibigwasan na kita! Eh kasi itong panganak ko sa kasal, eh medyo masikip na yata, papaayos ko sana. Kasi sa isang linggo meron akong aanakin sa kasal eh. Kasi ito namang damit ko eh medyo maiksi na, eh papaayos ko sana yung laylayan eh. May reunion din kasi kung aatin natin. Oh, sige po, alam ko naman yung mga sukat niyo eh. Ay, sige. Salamat ah. Salamat. May kailangan pa po ba kayo? Ha? Meron sana eh. Ano kaya po lang, yun? Nakakaya eh. Hindi, sige mo. Hihingi sana kami ng ampalaya mo. Oo, pipitas lang kami ng ampalaya. Kasi sabay kami na malayke kanina. Pareho kasi kami ng ulam eh. Ah, ginis ang munggo. Naisip kasi namin kung mas masarap kung sariwa. Oh, pwede ba? Sige po, kumuha na lang po kayo. Talaga? Opo. Naku, salamat, Nelda. Salamat, ha. Dali, dali. Bago pa isip kung masarap yung mainit sa baba niya. Salamat, Nelda. Sige po. Eto, eto. Nelda! Oy, Juliet! O ano? Anong sabi sa agency? Darating na daw yung principal, yung employer. Eh, kakausapin daw kami, tapos... Kapag pumasa, lilipad na kagad. Eh, kailan naman ang dating ng principal? Eh, sa isang linggo na. Oh, di ba? Ang bilis ng processing, di ba? Oo nga eh. Akala ko nga hindi ako matatanggap eh. Ikaw pa, ang galing mong tumahi. Ano iniisip mo? Eh, paano naman kung hindi ako pumasa sa interview? Eh, hindi naman ako marunong mag-Ingles. Naku, huwag ka mag-alala. Yung asawa ko nga eh, hindi rin marunong mag-Ingles pero natanggap. Tsaka, alam mo, galing ang binabasehan ng lahat. Tsaka, hindi rin naman marunong mag-English yung kausap mong Arabo eh. Bakit marunong ba sila? Daanin mo lang sa ngiti. Ngiti lang, ngiti lang. Ngiti lang? Oo, parang ano, yan, ngiti. Paano, sige nga, sige nga. Ito, ganito. Hindi naman maganda yung ngiti ko. Ganito, ganito, ganito lang ang ngiti, ah. Ganyan? Oo. Sigurado ka ba? Oo. Ganyan? Pangit naman. Yan, yan, pwede na yan. Ganyan? Yan. Parang, oo, maganda nga, no? Di ba? Ano yan? Yan na yung ngiti, ah. Todo na yung ngiti na yan. Sasabihin ako sa inyo. Ano po yun, Nay? Ilan taong ka na ba, Christine? 12 na po. Ako po, Nay. 10 na po. Malalaki na pala kayo eh. Ano yung mga pangarap niyo sa buhay? Gusto ko po maging accountant. Ako naman po. Gusto ko po maging nurse. Ang gaganda ng mga pangarap ninyo.
Gusto kong matupad lahat yun. Alam niyo ba kung saan pumunta yung asawa ni Tita Juliet? Kung saan siya nagtrabaho? Sa abroad po. Bakit, Nay? Mag-a-abroad po kayo? Iiwan niyo po kami? Hindi. Magtatrabaho lang ako. Mananahi. Paano po kami, Nay? Sinugod kami dito. Buti na lang wala yung mga bata. Ang kapal lang mukha ng babaeng yun. Sana sinampal mo. Siya pa ang may lakas ng loob sumugod dito samantalang kabit lang siya. O ano, ako ang haharap sa kanya pag bumalik siya dito ulit. Juliet, ako yung kabit. Ano sabi mo, Nelda? Ha? Ako yung kabit. Walang saysay yung kasal namin ni Yoyo. Ha? So, una niya pinakasalan niya yung isa. Eh, bakit ka pumayag? Hindi ko naman alam eh. Paano? Sarili ko lang ang dapat kong sisihin dito. Ano gagawin mo? Wala. Hindi mo aawayin si Yoyong? Hindi. Hindi man ako naghahanap ng paliwanag eh. Masasaktan lang ako. Saan mo makakain dito? Yung asawa mo kanina. O, ano sabi mo? Ano ba dapat ko sabihin? Buitin din yan. Mapapansin lang. Ididimanda ka daw niya. Hindi niya magagawa yun. Takot sa skandal yun eh. Ikaw naman nagpapumilit sumama sa akin, ah! Akala ko kasi... Daming namamatay sa maling akala. Kasalan naman tatanga-tanga ka eh. Tsaka tigil-tigil naman yung pagsagot mo sa akin, isa ka magdudugo na yung sumo. Diba dyan? Si tatay? Siyempre, tatay mo yun eh. Eh, bakit mo siya mahal?
kasi binigay niya kayo sa akin. Kahit pa po. Kahit na. Christine. Mangingibang bansa ako. Alagaan mo kapatid mo, ha? Ha? Opo, Nay. Alagaan ko pa mabuti si Rosaline. Ano yung kape ko? Christine, yung kape daw. Bilisan mo. Ano na dyan ka ba? Tatanga-tanga ka kasi kape lang. Hindi mo magawa ng maayos. Ano naman saktan yung bata? Ano dito kaya lumalaki sa tril yung anak mo eh? Yun, huwag mo naman saktan yung bata. Subukan mo saktan yung bata. Bakit? Anong pinagmamalaki mo ngayon, ha? Subukan mo saktan yung pamilya ko! Subukan mo! Bakit kayo nalulungkot? Di ba kayo natutuwa na dumating na ako? Aalis na ako sa isang linggo. Ano nangyari? Dumating si Yoyong. Oh, tapos? Nasing po si tatay, tapos naghahanap siya ng pera. Tapos po... Nay... May kumuha rin po ng makina nyo. Pinipigilan ko nga sila eh. Kaya lang, sabi nila na ibenta na daw sa kanila ni Yoyong. Alam mo, huwag mo na lang isipin nyo. Pagtuunan mo na lang pansin yung pag-alis mo. Oo naman, diba? Asawa ko ata nag-process ng kanyang pag-alis. Talaga? Oh. Ay, baka naman may open po kami naman. Hayaan nyo. Tatanungin ko yung asawa ko kung meron. Pahawag kayo magkalalaan. At saka mababayaran na ako, no? Yeah. Diyos ko, diba nga nakakaalis yung tao? Ay, naman. Ayan, ayan, yes. Juliet, ikaw nang bahala sa mga anak ko, ah. Oo naman, huwag kang mag-alala. Ako ang tatayong nanay sa kanila habang wala ka. Naku, matutuwa ang asawa ko pag dumating siya kasi may instant chikiting kami agad. Salamat nga pala dun sa perang pinahiram niyo sa akin. Hindi ko akalain na... Walang ano man yun. Maraming beses mo na kami binigyan ng pabor eh. Oo naman. Kami naman ngayon ang gaganti. Salamat. Christine, huwag mong pababayan yung kapatid mo, ha?
Tapos lagi akong susulat, okay? Apo, Nay. Alagaan ko po si Roselyn. Mamimiss ka po namin, Nay. Mamimiss ko din kayo. Kailangan ko lang magtrabaho para mabigay ko lahat ng mga pangarap ninyo, okay? Mahal na mahal ka namin, Nay. Gusto niyo muna kumain. Tikman niyo yung pakmit ko. Masarap yung pakmit ko. Mauna na ako. Sige. Nelda, mag-ingat ka. Ingat mo kayo. Sa aking padala.